kalimutan mo ng maniwala sa lahat, huwag ka lang makakalimot na maniwala sa sarili mo. Kamaya niya, pinaniwala mo lahat to, pag-uwi mo. Kaya ko ba to? Totoo kaya na kaya mo rin to? So, company products dominates uplines and yourself. Believe in yourself. Believe that you have a God-given talent that you're actually, you know, designed para maging successful sa ganitong industry. Dapat dito pa lang dahil na. Ano ibig sabihin ni Kauda? Dito pa lang tapos na. Dapat dito pa lang. 100% naniniwala ka sa sarili mo that it's just a matter of time magiging successful ka rin. Pero kung dito pa lang nag-aagawan siya, kaya ko ba talaga? Huwag hindi eh. Kung dito nag-aagaw isip ka pa sa mind mo, mahirapan ka. Kasi success begins between your two hands. Dapat dito pa lang, ganun. Begin by knowing you have already arrived. Para kang nagsisimula na alam mo na magiging successful. It's just a matter of time. Experiment na ginawa sa isang laboratory. Container, ilagay ng flea. Flea. Ano sa Tagalog ang flea? Pulgas. Di ba yung mga pulgas tumatalon? Di ba? Ang ginawa, nilagyan ito ng lead. So talon pa rin ang talon yung mga pulgas. Kaya lang, namuntog na sila. After several weeks, alam mo yung mga flea na observe nila, they perfectly set their minds na yung talon nila hanggang dun lang sa hindi sila mauuntog. Ang galing, ha? Pulgas, ha? Ang lead ng utak niya. They perfectly set their minds na yung talon nila hanggang dun lang sa hindi sila mauuntog. Ito ang amazing. After several weeks, they removed the lead. Guess what? Yung mga flea, hanggang dun pa rin ang talon. Kasi akala nila meron pa rin yung lead code. In network marketing, people do not succeed. You know why? Utak pulgas. Naglalagay ng self-imposed limitations upon themselves. Sometimes yung limitations na meron ka is just, you just set it upon yourselves. Ikaw lang ang naglagay ng limitation. Kaya, mayayain ako, mahirap, mahal, walang niniwala sa akin, di ako magaling. You know, hindi ako approachable, hindi ako friendly, this is not for me, you know, this is not a cup of my tea, mga ganun ba? Kaya self-imposed yun. So dapat, yun naman tanggal natin sa sarili natin because ang pinakamatinding challenge na meron kayo hindi naman yung external, the internal battle inside yourself is actually the biggest challenge. Sometimes ang interpretation natin, the challenge is outside, but wala yung, the real challenge is within you. Between your mind, your emotion, your feelings. Konektado kasi lahat yun, emotion, mental, feelings. So, dito, if you really want to succeed, talagang dito, you must become a master of your emotions. Yan ang master ka ng emotions. Diba? May nagsabi ng Chinese philosopher na to conquer others, parang ano yan, if you conquer others, you're great. But you're even greater if you conquer yourself. You must be able to conquer yourself. Last, sa attitude number four, always be optimistic. Always be positive. Okay? When things are down, always be optimistic. Dapat positive thinker ka. Kahit wala naniniwala, etc. Positive ka pa rin. Kahit ang check mo, bababa pa, okay lang. Okay lang. Magpipay na lang, nagbago pa isip, okay lang. Di ba? Umuo na, biglang nagbago isip ng kaisip, okay lang. Nahihirapan ka, wala kang kita, it's okay. Wala kang grupo, okay lang. May dumating tatlo, lumabas tatlo, okay lang. May recruit ka, apat, umalis, apat, okay lang. Ang masama yung dumating lima, anim ang lumabas, kasama ka, mayroon mahirap. Dapat positive ka parati. Kasi at the end of the day, ang lagi mong kasama, ikaw lang. So you can just imagine if you do this business, tapos, you know, very pessimist ka, wala kang ginawa kong game. Sige. Wala akong marikin. Negative yung mga Pilipino. Ayos sumama. Pero nag-networking, kasi isipin mo kung magiging manifestation ng action mo kung negative ka pero ginagawa yung activity. So, the best thing that you can do by doing your business is to just be positive and optimistic about your future. Kasi, ano yan eh, ulitin ko, pag lagi kang positive, na-attract mo positive things din. Pag negative ka mag-isip, negative din ang na
law of attraction. I hope you're able to watch and read. You book ni Rhonda Barnes. It's the power of attraction. So, isa yun. Because whatever you think, whether positive or negative, yun yung na-attract natin. Diba? Merong law of vibration that everything, merong vibration. It vibrates. So, ang akin is that, you know, pag negative ka, ang na-attract mo, negative din. Pag positive ka, na-attract mo, positive din. Pero dahil positive ka, na-attract mo, positive. Ano magiging result mo? Positive. So, ang tawag dyan, lagi nyo babantayan yung isip niyo. Okay? Lagi nyo babantayan. Ako naman, lagi akong positive. Kahit na hindi ko pa alam yung law of attraction before. But, you know, I'm very optimistic. I'm a guy who is very optimistic about life. Kasi, naniniwala ako that, you know, each and every one of us is destined to really become an achiever. Kung gagawin lang ng human being yung part. Because God created us na, you know, meron talaga tayong talent, capacity, gift to really do well in life. Lagi ko iniisip yan, no, nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing, is that, you know, may kwento ko sa pagiging positive lagi. And I want to share with you yung naging principle and philosophy ko. Kung bakit ako lagi nagiging positive. May nakita na ba kayong ibon na namatay sa mundo? Ibon. Yung lumilipad tapos gumagsak sa sarap mo, patay. Diba? Kita lungs, kita ribs, kasi wala na kain. Nakakita na kayo. Wala, diba? Nakapagtaka. Except, of course, if you put it in a cage, huwag mong pakainin, mamamatay yun. Pero those birds of wild, ang lumilipad, wala ka makikita na lumilipad. Because the reason behind is that before even God created those birds, ginawa niya na yung mga provisions. Tama ba yun? Diba? Tama ba? Bago ginawa yung ibon, ginawa na yung provision niya. Yun lang, hahanapin ng mga ibon na yun, yung provision na yun. Kasi hindi sa kanila isusubo yun. Diba may Swedish proverb nga na, God created the worms, but then He never put it inside the nest. Hahanapin ng mga ibon. Tama ba yun? Now, before even God created those worms, ginawa na yung mga provision. Hahanapin nila ng mga ibon. Balik ko dito sa inyo. Bago ka tawagin dito, ginawa na yung mga taong magpapaglobal ang baso doon sa'yo. Hahanapin nyo na lang. Yes! Kasi hindi isusugo, hindi kakatok sa bahay nyo yun. Hindi yung gano'n, ako ang sugo, ako magpapaglobal ang baso doon sa'yo. Hahanapin nyo po yun. Hindi yun yung natutulog yung mag-asawa tapos may umalabog sa bubong nyo. Ayun na, sugo, ayun na yung magpapaglobal. Hahanapin nyo na. But one good thing about that, ginawa na yun. Nasa labas na yun. Bago ka ba, even before you were called in this business, those people are out there, may provision. Hahanapin nyo na. So, lagi nyo nang isipin. Ano yun ang iniisip ko lagi? Nung nag-networking ako, kaya very positive ako na, you know, narating at darating yung mga panahon. Nalalabas at lalabas din ang agil ako. Sa networking kasi, merong mga marirecruit na iba-ibang ibon eh. May pipit, tarap, maya, agila. Yung mga ayaw maniwala sa inyo, mga pipit, tarap, yung mga yun. Marami yun eh, di ba? Pag pumunta ka sa Manila, di ba yung mga ibon, ang dami yun, yung mga pipit, tarap, di ba? Mga maya, ang dami. Pero bibihira ang agila. Mahirap pa natin ang agila. Pero pag nakakita ka ng agila, leader, gagalaw. Kumbaga sa baraha, alas. Ano yung alas? Ang networking para lang pagbubukas ng baraha. There are 52 cards. In one day. Coincidentally, there are 52 weeks in one year. So, ang pagbubukas ng baraha, parang linggo-linggo, may isang recruit ka, parang ganun ba? Baraha. Sa baraha, merong dos, tres, mga buta. Yan yung mga walang kwentang recruit. Dos, tres, cuatro, cinco, hanggang king. Pero bukas ka na ng bukas ng baraha, lalabas din yung apat na alas. Tama? Minsan, yung alas, nasa ibabaw. Swerte yun, yung unang mong recruit, yun na agad. Yung iba naman, nasa gitna. Meron nasa dulo. Ang problema ito, yung muna, puro buta. Napagod ka, ayaw mo na, hindi mo alam yung next na re-recruitin mo, yung next na bubuksan mo sana, yun na pala. Huminto ka pa. Tawa nyo ba? Hindi mo masasabi, kaya ulitin ko. Lagi kayong maging positive. Always be positive. Okay? Oh. Pang-apat na part ng NGO, ayan, natatapos na ako. Pang-apat, ito madali na, yung skills. Una,
gawa kayo ng prospect list. Lahat ng mga top notcher, lahat ng mga naging successful sa networking, merong prospect list. Very basic kasi ito eh. Kaya pag ito hindi mo nagawa, paano pa kaya ang pagyaman? Hindi hamak na mas mahirap yumaman kaysa prospect list. Kaya ba't ito, gawin yung habit to update your prospect list. Ang work natin as a networker is to always invite. Always invite. Master the art of invitation. Invitation is actually an art. It's not a science. Kasi iba-ibang approaches, iba-ibang tao, iba-iba yung mga way of invitation natin. There's no definite kind of invitation. There's no definite effective way of inviting people. Kasi iba yan. Iba-ibang sitwasyon. What I can say is that every 6 months, nagbabago sitwasyon ng tao. Kaya prospect mo yun, ayaw. Balikan mo after 6 months. Ayaw pa rin. Balikan mo after 6 months because every 6 months, nagbabago ang sitwasyon natin. Sometimes, yung iba, after 6 months, iba na location, na-relocate. Sometimes, after 6 months, huwag naman sana, nag-downsizing sa kumpanya, nagkaroon ng lateral movement, alam yung mga ganun. So, every 6 months, always go back to your prospects. Ang invitation, always keep it short and simple. Invitation is different from presentation. Presentation, yun yung minamarketing plan mo. Ang invitation, yung dadalhin mo lang. Invitation, gumagawa ka lang ng appointment para yung prospect mo makita niya yung marketing plan. Ganun lang ang invitation na lang. Okay? Ang presentation, yan yung mag-OPP ka. Magkaiba yun. So, maraming kinds of invitation. May invitation na bro, may nakita kong extra income. Baka gusto mong itry kasi naalala ko, meron tayo dating pinag-usapan na gusto mong magkaroon ng business. Mare, tama-tama. Meron akong partner from Manila, nag-put up ng business dito sa Singapore. May business proposal siya. Tingnan natin, baka maganda-ganda ng business project. Ganda na. Wala akong sinabing aim global, wala akong sinabing brand. May approach naman na bro, may kaibigan ako from Manila, nag-put up ng business dito sa Singapore. Naghahanap ng mga Filipino na gustong kumita ng 30,000 additional income pa nga. May kakilala ka bang tatlong kaibigan na gustong kumita ng 30,000 pesos pa man extra? Pare, meron naman yung pangalan at number nila at i-recommend ko dun sa kaibigan. Sige na. Tatlong kaibigan na gustong kumita ng 30,000 monthly. Ano mararamdaman ng kaibigan? Bakit ibang tao pa ako? Tama ba? Kaya sasabihin mo sa kanya, hindi, hindi ikaw. Ibang tao.